So guys, for today's video, we're going to prepare for our vacation. So we will be in vacation for 1 week. So ito yung pinaka-ayokong part actually kasi kailangan ko mag-prepare ng mga damit. But I usually do is nilalagay ko na siya sa mga plastic. Dito, halimbawa yung day 1 outfit, day 2 outfit, ganun para mas okay sa akin. I don't know. How do you prepare your... Actually, I'm not very well organized like you. I just counted the number of underwears I need. Socks. Yeah, that's it. And very important tip, since apparently the summer is still running in Cyprus, so I will bring with me also my swimming trunk. So, samahan nyo kaming mag-prepare ng aming... What about Shasha? Shasha is coming with us. No. In the valija? No. So, okay, let's start. Ako kasi, so we will be there for 7 days. So, I'll be preparing 7 outfit. So, normally kasi, pag may outfit, lalagyan ko na ng medyas, tapos ng panty, ganun, tapos... Pero yung shoes, hindi ako masyado maglalagay. So let's prepare. I prepare mine, you prepare yours. Ito yung first outfit natin. Green. Kasi mas gusto kong organize yung mga gamit eh kapag nagbabiyahe. Para at least kuha ka na lang ng kuha, mas organize yung maleta. Yung maleta naman namin kasi is isa lang, kasi isang bag. Kasi hindi na kami kumuha ng check-in luggage. Kasi useless lang. 7 days lang naman. And ang maganda kasi, dahil nga summer, so hindi ka kailangan magdala ng mga damit na super bigat or makakapal. So kakasya. So outfit number 1, I'm done with my first outfit. Yan. Siguro this time kasi gusto ko ng yung outfit ko is parang more on dress para kasi mas madali siyang anuhin. Madali siyang i-prepare, madali siyang tupiin at saka hindi maraming ito yung pantulo. Gustong-gusto ko to kasi kimono siya tapos meron na siyang pants. Kaya ito hindi to kasama sa 7 outfit. Pantulog ko lang to. O, diba? Diba mas convenient talaga pag may ganito? Kasi, I mean kapag naka-plastic, it doesn't have to be yung plastic ng Shein. So, meron na tayong day 1. So, ano kaya yung pang day 2 kong outfit? Gusto ko ng dress. So, ito na lang. Actually, ito, itong damit na to, sinuot ko to nung kasal ko. Ito yung pinagpalit ko. Pero, kasi magagamit pa siya. So, ito na lang. At least dress, di ba? Hindi mo na siya kailangan na turnuhan pa ng pants. It's easy to, ilagay sa plastic na kuhain sa maleta. My underwears? Usan plastic. Use plastic. Do you want me to use? Do we have a plastic? Okay. I have plenty. Plenty of plastic. Ito kasi kapag bumabiyahe kami, kulang na lang dalahin yung buong bahay. Hindi naman yan nasusuot. Ako kasi gusto ko talaga organize. Hindi ko pwedeng hindi. At saka, pag itong mga biyahe-biyahe, nalalagay ako ng funky. Pag itong mga biyahe-biyahe, ayoko sa lahat ng yung magulo ang bagahe. Ayoko nang nagdadala ng too much. At saka, i-try na magdala ng mga bagay na hindi na kailangan plancha. You have to know that normally, sometimes Leah use my socks. No, baby. Take a seat. Siya naman, ang ginagawa naman niya, pinagsasama-sama niya yung drip tsaka yung panty. So, hindi ko alam kung ako ayoko nung actually ayoko. O, diba? Puro dress, at least kapag dress, madali na lang siyang ibagahe, i-plastic. Tsaka pag mabibis ka, kukuhain mo na lang. Nauna pa siya, pero hindi daw pa kompleto itong gamit niya. Kasi sabi ko sa inyo, mas marami. Tignan niyo puno na yung side niya, sa akin hindi pa. Lagay na natin siya dito. So ako kasi normally pag nag-travel ako, malabawa, especially kung magbablog ako or nagbablog kami, ayokong gamitin yung marang same outfit. Minsan nga naiinis ako kasi bila ko ng bili, isang beses ko lang nagagamit.
lalo especially ngayon na pumayat ako, talagang marami akong mga damit na bago na hindi ko nagagamit. Ngayon lang silang nagsisilabasan. So anyway, so ayan. Dami kasing hangin. Kloka. Nahanginan kasi. Ayan. Shasha naman. O, diba? Kasi marami pa natira. So, sa susunod na biyahe naman na namin yan. Kaya yung sinabi ko sa inyo, talagang hobby namin magbiyahe. Magrampa-rampa. Gaya nung, last year, diba, meron kaming vlog na 6 countries ang pinuntahan namin. Kaya, maluloka ka na lang ng pag nakapaisip kami na, ay, rampa tayo. Iyan lang maganda rito sa Europe kasi dikit-dikit lang mga bansa. Or kung gusto ninyo, ako ang pinakapangarap ko kasi na biyahe is yung naka-camper. Tapos ikot-ikot lang. Doon ka na matutulog sa camper mo. Kaso nga wala kaming camper eh. Pwede naman umarkila. Kaso mahal kasi pag umarkila dito sa amin eh. Pero we'll see. Baka may friend kami na magpahiram ng camper. Yan ang gusto ko. Or gusto ko yung mga long trip sa Amerika. Nagawa na namin yung nag-honeymoon kami. Sa wakas guys, tapos din. Ayan o. So medyo mataba itong pag-ano namin. Kasi yung ano siya, yung mga plastic, parang humihigop ng hangin, lumulobo siya. Anyway, pag sinarado ko to, ano naman siya, mapipipi naman siya kasi pwede naman pipiin yung mga gamit. And ready na, so mag-aayos na lang ako, mag-facial lang ako ng mukha. And lapit na kaming makaalis, excited much. Maganda naman ngayon ang dito, ang panahon. May araw siya, pero syempre iba pa rin, another country, so dapat mag-travel hanggang kaya. Actually, gusto nga rin namin mag-travel sa Pilipinas kasi marami pa kaming di nakikita sa Pilipinas. Ako lang naman, isang mga napuntahan ko lang naman is syempre dun sa amin, sa Manila. Tapos sa Ilocos, Pangasinan yan. Pero gusto kong pumunta ng Batanes, gusto kong pumunta ng Cebu, galing na kami sa Boracay. So basta maganda rin mag-scroll sa Pilipinas, mag-travel kasi alam ko marami doon na lugar na hindi pa nadi-discover. Hopefully one day kapag uwi namin sa Pilipinas is maka-travel kami and ma-explore namin ang bonggang-bongga yung Pilipinas. Right babe? Say bye na. So guys, abangan ninyo ang aming travel sa Cyprus this coming week. So at least maidala ko kayo through cam. Madala namin kayo, mapasyal namin kayo doon sa Cyprus. Ingat everyone. Bye-bye.